Yo, what's up guys? Welcome back po sa ating channel, Kalime Online. Isang magandang araw ang ipagbati sa inyo. Lunes na naman guys, panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. At sa mga bago lang sa ating channel guys, after nyo pong panood, huwag po kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang ating notification bell para ma-notify ka kapag meron po tayong bagong content. At halos araw-araw naman po tayo gumagawa ng mga content. Ayan. Okay guys. Alam nyo, medyo marami ako nakita sa YouTube yung mga thumbnail na nagsasabing itong 2001 10 piso BSP series coin may halo daw ginto. Ayan. So 10 piso po ang kanyang value, di ba? Ang kanyang face value. May halong ginto. Ayan. So tatapik natin ngayon, kaya tumuto kayo, tapusin ang video at hindi naman magiging mahaba itong ating magiging content ngayon. Ayan guys, at bago natin pag-usapan yan, since nandito na rin tayo, paliwanag ko na rin sa inyo itong 2000 na ito. Ang die reverse po nito, ang type reverse po nito ay die 1, thick script po siya, makikita nyo naman yan, makapalang kagwil, ayan, pero mabababaw ang kanyang mga ngipin. Ayan po ang panatandaan ng die 1. Kasi meron din pong klaseng, tatlo klase itong 10 piso. Die 1, die 2, at die 3. Ayan guys, meron ba kayong ganito? Year 2001 BSP series coin. Ayan po, totoong may ginto ito guys. Di napakaswerte natin dahil meron tayong hawak na isa. So ayan, at pag-uusapan natin yan. At mamaya guys, titingnan na rin natin ang value nito sa numista. Ang alam nyo guys, ang masasabi ko lang dito, no, sabi-sabi na meron daw ginto ito. Hindi na natin kailangan ng prueba o anumang galing o pahayag sa Bangko Sentral. Ang sa akin lang, common sense lang po. Hindi po ba? Common sense lang. Maglalagay ba naman ang pamunuan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng ginto sa 10 piso o sa anumang pera, tapos ang value is 10 pesos lang. Eh di po ba parang niloko lang nila ang kanilang mga sarili. Ayan, 10 piso ang face value, tapos hahaluan nila ng ginto. Malulugi po sila niyan. Kung gagawin man nila yan, hindi natin alam kung anong totoong dahilan. Siguro mas maniniwala ako na mayroong ginto ang isang barya. Kung halimbawa ang isang barya, ang kanyang face value ay nagkakahalaga ng 3,000 pataas, 3,000 coins, di ba pa? Doon pala magtataka ka na bakit napaka taas ng value, pero isa siyang barya. So, maaaring meron yung ginto. At sigurado kung gagawa man sila yan, i-declare nila yan. Sasabihin nila na merong ginto kasi nga malaki ang value. So, ganun po yan guys. At titignan natin kung ano talaga ang composition ng 10 pisong ito sa numista. Okay, ito guys, numista. Dumiretso ako doon sa kanyang picture agad. At para makita natin ito, ang kanyang composition. Ayan guys, so, bimetallic, aluminum, bronze, center, and copper. Bronze ang gitna po nito. So, wala naman po nakalagay na ginto dito. So, maliwanag na wala pong ginto ang 10 piso na coin. Ayan. So, yung timbang niya 8.7 gram. Tapos, diameter 26.5 mm. Kanyang kapal ay 2.14 mm tapos bilog. So ayun guys ha. At dito na rin tayo sa numista. Tignan natin kung meron pong value ang 2001. Ito. Excuse me. Alam nyo guys ha, sino na mga nakapag-sign up dito sa numista? Alam nyo, pwede po kayong makipagkalakala ng inyong mga barya dito. Ayan, mag-sign up lang kayo. Gawa lang kayo ng ilagay nyo lang inyong totoong pangalan. Tapos, ihingi ng kunyan yan eh. Mga email at mga information ninyo. At pagkatapos nun, makakapag-sign up na kayo. At magkakaroon kayo ng account dito sa numista. So, ayan. At scroll lang natin ano, para makita natin ang kanyang value sa bandang ibaba. Ayan na yan guys. So, die 1, die 2, at try 3. Yan po ang tatlong klase. Ang reverse type ng 10 piso. Ayan. So, sa mga hindi pa nakakaalam dyan, pag-aralan po ninyo, may tatlong klase po ang ating 10 piso BSP series coin.
At alam nyo, malapit na rin pong kuwan ito, inuunti-unti ng i-demonetize, para ganun. Kaya medyo mahirap nang hanapin ang mga bimetallic na 10 piso. So ito guys, year 2001. Ayan, tinapat ko na guys. Ayan. Tignan nyo agad, year 2001. Tapos 13% lang. Medyo mababa siya, ano guys, no? At overs 1 lang. Ibig sabihin niya, no guys, sa 2001 na 10 piso, overs 1 lang ang kanyang ginawa sa 10 piso ito. Ayan. Overs, wala siyang overs 2 at wala siyang overs 3. Tapos, meron pong value rito sa verifying condition is 15 pesos lang. So, medyo mababa lang ang value nito dito sa nabista, sa verifying condition. At sa tingin ko, medyo mababang porsyento nito. Medyo unti-unti na rin pong mahirap pa hanapin ang year 2000 na ito guys. Kaya kung meron kayong year 2000, itabi nyo na po yan. At para sa akin, sigurado ako magiging hard to find na rin to, at hindi maglalaon, magiging rare na ito dahil sa kanyang mababang porsyento dito sa Nemista. So ayan guys, ang kabuuan ng ating impormasyon sa year 2001. 2001 po, lagi ko nasasabi 2001. Pasensya na kayo. Ayan. So overs 1 lang ito, verifying condition. So ayan guys, at sana nakatulong na naman itong content natin ngayon. At sa mga bago lang dyan dito sa ating channel, huwag po kayo magpahuli guys. Huwag niyo pong sayangin, mag-subscribe na po kayo at i-on ang notification bell para sigurado nga ma-update ka kapag may bago akong content. At halos araw-araw naman ako gumagawa ng content. So until next time po, God bless you all. I'm out.